This is an example of content and contextual analysis. What type of primary source ang ating i-analyze ay images. Primary source, images, ang painting ni Juan Luna na The Parisian Life. Isa sa masterpiece ni Juan Luna ang The Parisian Life. Alamin natin kung ano yung interpretation dito sa painting na to. Okay, letter A for the background of the author. Ang author natin ay si Juan Luna. Okay, he was born on October 24, 1857 in Badoc, Ilocos Norte. He is the third among seven children of a well-to-do couple, Joaquin Luna and Lauriana Nobisio. Ang tanong, kailan siya pinanganak? Saan siya pinanganak? Pangilan sa magkakapatid? Sino ang kanyang mga magulang? Next, he took the Bachelor of Arts in Ateneo, the Municipal and Marine Transportation from Escuela Nautica de Manila. He took drawing lesson from Lorenzo Guerrero. Okay, ito naman ay tumutukoy sa kanyang educational background. With the opening of exposition, Nacional de Bellas Artes, 1878, his artistic talent was established. From then on, Luna became engrossed in painting and produced a collection of painting that he exhibited from several expositions from 1881. He won a gold medal from Madrid Exposition for his Spolarium, while after his death in 1904, the Parisian Life won the silver medal at the St. Louis Exposition sa USA. Anong tanong dito? Ano yung kanyang pinagkakaabalahan? Ano yung kanyang talento? Ibig sabihin, ano yung kanyang mga naging achievements? Next. In 1883, Luna started the painting Blood Compact to fulfill his pensionado obligation from the Ayuntamiento or Manila Council. He also developed a friendship with the King of Spain so that the Spanish Senate commissioned the painting La Batalla de Lepanto. During this period, he became part of the propaganda movement and befriended several members of the organization like Jose Rizal and Trinidad Pardo de Tabera. Okay, we are talking about the background of the author, si Juan Luna. Next, he married Maria de la Paz Pardo de Tabera. They had one son, Andres, and a daughter, Maria de la Paz, who died when she was 3 years old. After his death, after the death of his daughter, the couple had marriage difficulties. It culminated in the killing of his wife, mother-in-law, and wounding of Felix, one of his brothers-in-law. Okay, sino ang kanyang asawa? Ilan ang kanyang anak at sino ang kanyang mga anak. At we are talking about the author's experience. Okay, author's experience when it comes to his family background. Okay, napatay niya yung kanyang asawa, si Maria de la Paz, at ang kanyang mother-in-law. At yun, nasugatan si Felix
na kapatid nitong si Maria de la Paz. On September 16, 1896, he and his brother Antonio were arrested by Spanish authorities for being involved with the KKK. He was pardoned by the Spanish court on May 27, 1897, and he traveled back to Spain in July. Okay, talking also about the author's background, Juan Luna's background. In 1899, he was appointed by the Malolos Republic as a member of Paris delegation, which was working for the diplomatic recognition of the Republic. He traveled back to the Philippines upon hearing the death of his brother Antonio. He traveled to Hong Kong, but he died there at age of 42 on December 7, 1899 from a heart attack. Ano ang kanyang kinamatay at kailan siya namatay? Next, letter B, historical background of the primary source. The Parisian life is also known as Inside a Cafe. It is 1892 oil on canvas painting that measures 22 inches by 31 inches, which was made in Paris, France. Considered to be one of the last major works Luna has done during his post-academic and life in Paris. Okay, talking about the basic background of the document. What type of primary source? It is 1892 oil on canvas painting, one of images. How long is the document? It measures 22 inches by 31 inches. Saan ito maratagpuan? Kung saan ito ginawa? It was made in Paris, France. The painting is housed in the National Museum. Provenance of Dr. Ariston Bautista Lin, one of the three audience, the woman pictured in the painting. It is now owned by the GSIS, brought from Christie's Hong Kong in 2002 for 46 million pesos. Okay, where was it located? National Museum. Sino ang nagmamay-ari? Provenance of Dr. Ariston Bautista Lin. Pero sa ngayon, it is now owned by the GSIS, brought from Christie's Hong Kong in 2002, nagkakahalaga ng 46 million pesos. Who are the intended audience? Apparently, the painting is for European audience. The woman in the painting is a Caucasian, and this work of art belonged to the impressionistic movement originated with the group of Paris-based artists whose exhibition brought them to prominence during the 1870s and 1880s. Sinong intended audience? European. Kasi yung babae daw sa painting ay isang Caucasian. But some interpretation points that the painting is really for Filipinos. Okay, ang painting daw na ito, dahil ininterpret ito ng mga scholars, mga Filipino scholars, ang painting daw na ito ay para sa mga Pilipino. The first owner of this primary source was a Filipino, and the woman symbolizes the Philippines. So, yung babae daw sa painting ay ang Pilipinas, ayon sa interpretation. What is the motive of the painter? Okay, ano ang rason? Bakit niya ito ipininta?
bakit o ginawa ni Juan Luna. Ibig sabihin, talking about the motive or the painter, di ba sinabi ko sa inyo kanina, kapag nalaman na natin kung sino ang intended audience nito, aalamin natin kung ano pa yung mga kasabayang pangyayari. If we look at the historical context, the year 1892 was the year when Rizal went back to the Philippines to establish La Liga Filipina. Bakit? He was disappointed with the propaganda movement. Juan Luna also experienced personal difficulties at that time with his insularis wife, si Paz. Soon after La Liga Foundation, si Rizal ay inaresto at ipinatapon sa dapitan. Thereafter, Juan Luna must be affected by what happened. His best friend and he's disappointed with his wife, so that the subject matter of this masterpiece must have been the result. Okay, yun yung mga pangyayari noong panahon or kasabayang panahon. Kasabayang pangyayari noong panahon na iginuhit or pininta ni Juan Luna ang painting na ito, The Parisian Life. Yun ang naging dahilan kung bakit na ito ipininta. Okay, letter C, okay, i-analyze na natin at i-interpret itong painting na ito, The Parisian Life, ni Juan Luna. Okay. Kung makikita, binaliktad natin sa painting, kaya naging ganun ang ayos ni babae. Kapag daw iniharap natin ang painting sa salamin, okay yan, ang magiging ayos. Let's have the content analysis of the important historical information found in the painting. One interpretation claims the lady as the mirror image of the Philippine archipelago. Okay, ito daw ang bansang Pilipinas. Superimposition of the Philippine map's mirror image in the lady highlights the following. Kapag daw iniharap natin ang painting sa salamin, okay, ito nga ang kanyang magiging itsura. Ito daw ang Pilipinas. The contour of northern Luzon follows the same contour of the lady's bodies. The distance between Infanta Quezon and San Antonio Zambales is exact to the small waistline of the lady. Ayang bewang daw ni babae. At kung titingnan sa mapa, ay ito daw ang Infanta Quezon at San Antonio Zambales. Yung nagkokonekta sa Infanta Quezon at San Antonio Zambales ay ang small waistline of the lady. All islands of Visayas and Mindanao are evenly spread out within the pink gown of the lady. Yung pink gown daw ni babae ay sumisimbolo sa Visayas or sa mga islands ng Visayas at Mindanao. The island of Palawan has exactly the same incline and shape as the arm of the lady. Yung kamay daw ni babae ay ang Palawan. The mountain range that separates Surigao from Agusan and Davao is exact to the dark fold of the lady's gown from north to south.
The site of the birth of 1898 Philippine independence ay ang Kawit, Cavite. Is exact on the latest womb, the site of a woman's birthing. O yung bahay bata daw ni babae ay ang Kawit, Cavite. Kung saan sa Kawit, Cavite, okay, naganap ang 1898 Philippine independence. The site of the Declaration of 1899 Constitution ay naganap naman sa Malolos, Bulacan. Kaya yung pusod daw ng babae ay ang Malolos, Bulacan. Ang pusod ni babae ay ang Malolos, Bulacan. And next, Constitution is the bloodline of the nation, and the umbilical cord is the infant's bloodline to his mother. Ang Cebu covers a knee of the lady. Cebu is the site of the first Christianization in the county. Okay, ang Cebu daw ay ang kanyang tuhod. Ang kanyang tuhod kung saan sa Cebu naganap ang first Christianization sa bansang Pilipinas. Now, simply, the interpretation contends the lady as our motherland. Okay, ito daw ang ating bansang Pilipinas, ang inang Pilipinas. The motherland is awkwardly poised, disturbed with a blank stare, unsure whether to stand up or remain seated. With this contention, it integrates cohesively other elements in the painting. Okay, kung titingnan daw natin ang painting, kung titingnan daw natin ang painting, kailangan nating liwanagin syempre yung code ni Juan Luna. Okay, itong interpretasyon natin, ito ay hindi mismong pakahulugan mismo ni Juan Luna. Kung titingnan natin ang composition ng painting na The Parisian Life, gusto daw ni Juan Luna na ang ating unang mapansin ay ang babae. Ang tatlong lalaki na nakatingin dito sa babae, ang upuan at ang lamesa ay nakaturo sa babae. Okay, itong upuan at ang lamesa ay nakaturo sa babae. Ang sombrero, nasa gilid, yung sombrero, yung itim. Natatabunan ng ano, ng mga, doon sa sofa, yung katabi niya. Okay, ang sombrero daw at yung coat doon sa gilid ng babae at yung triangulation ng dyaryo, yung dyaryo ay nasa likod ng babae. Okay, yung dyaryo ay nakaturo din sa babae. Kaya mahalaga na makita natin sino kaya itong babae na to. Okay, kung titingnan daw natin, tila nakatingin siya sa kawalan. Sa forma ng kanyang kamay, hindi kita yung paa. Nakataas daw, parang nakataas yung kanyang paa. Ibig sabihin, tila hindi komportable ang babae. At kung titingnan natin ang kanyang bewang, ipininta daw ito ni Juan Luna na parang impossible na 12 inches. Okay, diba? Kung titingnan natin, ano nagawa ni Juan Luna na 12 inches lang yung sukat ng kanyang bewang? Eh,
siya daw ay isang master painter. Okay, kung titingnan daw natin ang awkward na hugis ng babae, ito daw ay magtutugma sa ating mapa, sa mapa ng Pilipinas na kapag itinapat natin sa salamin. Ating alamin ang kwento nito, The Parisian Life. Dito sa painting, kung mapapansin, may kasama daw itong babae na umalis na sa eksena. Okay, bakit daw? Mayroon daw bakanteng silya. May bakanteng silya, mayroong coat, at mayroong sombrero. Okay, sinong magsusuot nun? Siyempre lalaki. Okay, sino daw ang kanyang kasama? Kung titingnan daw natin ang dalawang baso, hindi masyadong kita, pwede nyo sigurong i-search yung image ni Parisian Life. Kung titingnan daw natin ang dalawang baso, hindi pa ito nababawasan. Samantalang, ang laman ng baso ng sa babae ay kalahati na lamang. Ibig sabihin, ayon sa interpretasyon, mayroong pagtatangka na pagsamantalahan ang babae. Okay, sino daw ang nagsasamantala sa atin noong 1892? Okay, diba? Ang Spain, ang Espanya. Okay, para daw, kung titingnan daw natin, tingnan daw natin yung scarf ni babae. Yung scarf, yung nasa leeg. Yung scarf niya, hindi daw siya isang scarf. Tila ito daw ay itim sa leeg ng babae. Pagsamahin daw natin, natingnan ang linya, yung linya sa taas, sa ulo ng babae. Yung linya at ang itim na scarf sa leeg ng babae. At ang interpretasyon daw dyan, kung makikita natin, ay nakabigti ang babae. Ibig sabihin, nasa panganib ang babae. Noong 1892, diba, nasa bingit na tayo ng himagsikan. Itinatag noon ang La Liga Filipina. At kagaya ng nabanggit kanina, inaresto si Jose Rizal at itinatag naman ang Katipunan. Kaya, itong tatlong lalaki sa gilid, pinag-uusapan nila, itong tatlong bayani natin, si Rizal, si Juan Luna, at si Bautista Lin. Ito ang tatlong lalaki sa gilid. Rizal, Juan Luna, at Bautista Lin. Pinag-uusapan daw ng tatlong bayaning ito ang kalagayan ng ating bansa. At ano daw ang kanilang gagawin para dito, para sa ating bansang Pilipinas. Okay, yun ang interpretasyon. Kung ang intended audience natin ay ang mga Pilipino, that was the interpretation according sa ating mga research. Okay, next. For the contribution and relevance of the document in understanding the grand narrative of Philippine history, diba ang kukunin natin dito ay yung ang cost and effect. Juan Luna was able to convey multitude of message in a very limited space in otherwise simple subject. Although his character was not heroic, for he has many character flaws, but then he used his great talent to advance the Filipino cause. This painting and other visual arts can be used as a primary source to motivate our students to do move for our nation. The message of this painting can be a cause, while a simple compliance of the new normal can be the consequence. Ano yung kahalagahan? Ano yung kontribusyon nito sa ating
kasaysayan. Kung ano ang naging cause and effect ng document na to. Kung ano ba yung mensahe na gustong iparating ng painting na to para sa ating mga Pilipino, dapat ang bansang Pilipinas daw ay makalaya sa pangaalipin at pangaabuso ng mga Espanyol. Ako, yun yung mensahe. And that was the cause. And ang kanyang posibleng maging effect ay yung simple compliance of the new normal. Ibig sabihin, tayo bilang mga Pilipino, dapat matuto na tayo at hindi na tayo muling magpapa-ape or magpapa-abuso sa iba't ibang mga dayuhan. Relevance of the document to the present time. Okay, sundin yung acronym na name. The significance of this work of art is that it is one of the products of genius Juan Luna. He was one of the first international celebrities that highlight Filipino talent. Okay, kinumpara siya kay Manny Pacquiao at kay Aidilin Diaz of the 19th century at 21st century. The year of 1892 is one of the turning point in our history. The failure of the propaganda movement and the establishment of the Katipunan are very important in our history. Many of the propagandists like Juan Luna and Rizal contributed their talent to advance the Filipino aspirations. In doing so, many of them suffered personal tragedies. As to the Katipuneros, many of them died in their quest for freedom. Okay. Ating balikan at sariwain yung mga naganap noon sa ating kasaysayan. Madami sa ating mga Pilipino ang nagbuwis ng kanilang buhay para lamang makamit natin ang kalayaan na tinatamasa natin sa ngayon. Today, 2021 is another turning point in our history. Naranasan natin ang COVID-19 pandemic, caused death, and economic downturn. Never seen in our history. Okay, ngayon lang naman ang COVID-19. If the Katipunero and propagandists gave their lives for our freedom, we can contribute by cooperating with the guidelines of government agencies. The painting causes controversies when it was purchased by GSIS in 2002. Many members of GSIS accused Winston Garcia, the president of GSIS, for of corruption. 2020 pa yan. Ngayong 2021, diba, ang ating PhilHealth, mayroong controversy na itong ating secretary na si Duque ay corrupt when it comes to PhilHealth. Kaya ang ating mga senador and ang ating mga mamamayang Pilipino, pinagla-resign na siya as secretary of as PhilHealth. The painting is not the most recognized of Juan Luna. Luna's many painting, but by spreading its message, the painting could encourage us to be patriotic and nationalistic. And maybe the message of this painting can also influence students to understand history better and love it as well. Ano bang mensahe? Ang mensahe ng painting na to, base sa interpretasyon, ito ang ating bansang Pilipinas. Okay, dapat nating mahalin at ipagtanggol ang ating bansang Pilipinas. Bilang mga kabataan, mahalaga ito sa ating kasaysayan, bukod sa ang ating mga ninuno ay nagbuwis ng kanilang buhay para makamta natin ang ating kalayaan sa kasalukuyan, dapat tayong magpasalamat sa kanila. Kasi mostly kayo bilang mga kabataan na pag-asa ng ating bayan, dapat matutok
tayo na ipagtanggol ang ating bayan para hindi na tayo muling masakop at hindi na tayo makaranas ng pang-aabuso at pang-aalipin sa ating mga dayuhan.